Nagkaalaman na, pakinggan nyo ito. Isang panlipunan at professional na organisasyon. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Okay, mga kapatid, ito na ang mga sagot sa mga katanungan natin kung bakit sila nagkagulo. At isa pang masasagot dito, bakit ganyan si Yama kalakas ng loob? Dahil pala, mayroon siyang special power of attorney galing kay Norman. Tingnan nyo, ang audio nito ay kay Jerome. Narinig ako, Grace. Ang narinig kita. Narinig pa na ako? Okay. Huwag ka na ako ba ka? Hindi. Ganito, please, may mga abusadong gumagamit sa mga side ni Evelyn at may mga tao na ito parang kailan tumating, pero parang dahil sila may authority at may SPA, parang feeling sila ang lahat may kakayanan to use and dictate whatever they want to do. Okay, medyo mabigat yung paratang nila at ang nanang ko ay nagagalite at alam ko kung bakit pinahihilin to ni FLM regarding din dyan sa nangyari nga rin na huwag na pag-usapan regarding sa private life. Naglabas kasi sila ng content regarding me at sa kanya. Alam ba yun? Di ba nakita mo yun? Oo. Dahil lang kila Yama, dahil yan doon sa mga kasama niya, dahil yan kila Mary Ann Vicente, Victory. Ayan. Ngayon, observe kila sa pag-uusapan mamaya doon sa lahat ng FLM blogger. Paki-observe ko lang magiging mata ko kasi lahat yan, naka-screenshot lahat sa akin, lahat ng mga ginagawa ni Mary Ann, nila Delicado Uno, nila JC, nila Yama, at mga reported sa akin from different part ng mga, lalo sa mga OFWs na alam mo na yung ibig sabihin na ayaw na ayaw niya marinig. So, ayun din, nagre-ready na ako kasi naka-ready ang nanang ko. Kaya ang nanang ko dapat nakalumas yun. Pero dahil sa ginawa, kaya nga kinausap sila ng nanang namin. Matindi yung ginawa sa akin. Tahimik lang ako dahil lang nakiusap ang nanang ko sa akin na huwag muna ako magsalita hanggat makalabas. Masabi ko, sige. Pero sabi ko, hahanap ako ng tao ng pagkakatiwalaan na mag-o-observe sa kung ano ang desisyon na ginagawa ni Yama at Mary Ann Victory. Ayan. Kaya ako nakikiusap. Ako, hindi ako nakikiusap. But I know I pray and God leads me to talk with you and to say it this. I know my spirit knows kung sino ang tamang kakampi at hindi. Ayan. Medyo mabigat yung ginawa nila. Instead na maayos,
at nakafocus na ang tao, nagamat ganun pa man, eh, medyo gumawa sila ng move na hindi tama. Yun ang hindi ko alam. Sige, isang wala sa akin, pero ikaw ngayon yung magtutuloy dyan. Ano pa man ang mga napag-uusapan, Chris, just keep it. Kasi paglabas ni FLN, lahat ng mga nasa tabi niya na nag-abuso at gumamit ng kanyang kapangyarihan regarding dyan, eh, pawawalis po yan. Sabi ko, dalawa lang pwede niyang piliin, ako o sila. Pag sila pinili niya, sa kangkungan siya pipilitin. Naku po! Kangkungan pala pala ang pulutin! CMM! Ano sila eh, marami ako nalaman against those people na hindi tama. Sa talaga ka naman, Pastor! Trying to hide something kung bakit nila ako sinisiraan. Because kapag nalaman ni FLN nyo, madudurog sila. Una, ayaw nilang makalapit ako kay FLN. Kasi lahat ng mga katarantaduhan nila, Chris, makakarating at makakarating. At hindi ko po pwedeng hayaan. If you are remembering when the last time, Chris, FLN says na missing ko doon yung araya na tunggap na donasyon. Tama ba? O yan. Ang dami nakarating sa akin. Sobrang dami nakarating sa akin. Na hindi maganda. Ayan, Chris. Kaya ako, Chris. Sabi ko nga, hindi ako umipilo sa hindi ko pinag-prepare. Actually, mas mabigat ang loob ako gabi nung narinig ko. Pero sabi ko kayo na ako, this is not the right time to make war. I'm not in the right positions because I know my enemy is the inside of my brotherhood, my brother's backyard. Now, if my brother's now, nakalamas na, joke tayo lahat. At makikita, sabi ko nga, at ako mismo ang magtuturo kay FLN. Sino ang mga totoong kakapit niya? Okay, may nagko-comment ang sabi parang iba ang boses, di ba? May nagko-comment. Uulitin ko, ha? Uulitin ko ang video, ipaparinig ko ulit sa inyo. Wala pa naman tayo sa kalahati, eh. Dali. Dito sa video ito, Maselan, na kung saan sinasabi ni Pastor Jam, puro hinanakit ang pinagano niya bago pumutok ang isyo. Ito. Iyan ang video ni Pastor Jam na nagsasalita. Okay? Kausap ko si Ate Pepel. O yan. Kasi ayoko humawak ng cellphone. Diyan na lang yan. Yan. Okay? Di ba ako nakalive siya? Yan. Rosita, hindi ko hinihingi ang opinion mo. Ha? Hindi ko hinihingi opinion mo, Rosita. Doon ka sa channel niya. Narinig ako, Chris. Narinig kita. Narinig ba na ako? Okay. Mukhang kinakabahan ka. Sa
aside ni Evelyn at dumataon na ito parang kailin dumating, pero parang dahil sila ang authority at may SBA, parang feeling sila na kayo na to use it, dictate whatever they want to do. Okay, medyo mabigat yung paratang nila at ang nanang ko kaya nagagalite at alam ko kung bakit pinahihinto ni FLM regarding din dyan sa nangyari nga nila na huwag na pag-usapan regarding sa private life. Naglabas kasi sila ng content regarding me at sa kanya. Hello ba yun? Di ba nakita mo yun? Oo. Dahil lang kila Yama, dahil yan doon sa mga kasama niya, dahil yan kila Mary Ann Vicente, Victory. Ayan. Ngayon, observe kila sa pag-uusapan mamaya doon sa lahat ng FLM blogger. Paki-observe ko lang magiging mata ko kasi lahat yan, naka-screenshot lahat sa akin, lahat ng mga ginagawa ni Mary Ann, nila Delicado Uno, nila JC, nila Yama, at mga reported sa akin from different part ng mga, lalo sa mga OFWs na alam mo na yung ibig sabihin na ayaw niya marinig. So, ayun din, nagre-ready din ako kasi naka-ready ang nanang ko. Kaya ang nanang ko dapat nakalumas yun, pero dahil... So, possibly, yung nanang niya or mother nila ni Norman ay lumalabas na sana, pero may pumipigil. So, continue this. Sa ginawa, kaya nga kinausap siya ng nanong namin, matindi yung ginawa sa akin. Tahimik lang ako dahil lang nakiusap ang nanong ko sa akin na huwag muna ako magsalita hanggat makalabas. Masabi ko, sige. Pero sabi ko, hahanap ako ng tao ng pagkakatiwalaan na mag-o-observe sa kung ano ang desisyon na ginagawa ni Yama at Mary Ann Victory. Ayan. Kaya ako nakikiusap, hindi ako nakikiusap, but I know I pray and God leads me to talk with you and to say it this. I know my spirit knows kung sino ang tamang kakampi at hindi. Kaya medyo mabigat yung ginawa nila. Instead na maayos at nakafocus na ang tao, nagamat ganun pa man. Hi, Jesse! Pakinggan mo, Mike, Jesse. Na hindi tama. Yun yung itinatawag ko sa'yo kanina. Yun ang hindi ko alam. Okay, sige, isa mo lang sa akin, pero... Ikaw ngayon yung magtutuloy dyan, ano pa man ang mga napag-uusapan, Chris, just keep it. Kasi paglabas ni FLM, lahat ng mga nasa tabi-tabi, puso at gumamit ng kanyang kapangyarihan regarding dyan, pawawalis ko yan. Pawawalis pala tayo! Sabi ko, dalawa lang pwede niya piliin, ako o sila. Nako! Delikado yan! Sa kangkungan siya pipilite. Si FLM, kangkungan ba't bukulutin? Ano sila marami ako nalaman against those people na hindi tama. Na talaga ka naman, they are trying to hide something kung bakit nila ako sinisiraan. Because kapag nalaman niya... Stop muna natin. Narinig niyo ang sinabi ni tarantadong Pastor Glenn, Pastor Jam Antonio Tarantado, pag ang pinili ni FLM ay ang mga supporter niya at hindi siya, sisipain niya daw, pababagsakin niya si FLM, sisirain mo. Alam mo, doon sa mga nagko-comment na supporter ni Pastor Jam, ha? Makinig kayo, mahihirapan kayo na ipaliwanag itong conversation na to. Mahihirapan kayo. Si Pastor Jam ang nagsasalita eh. Ha? Mahihirapan kayo. Kasi ang alam ko si Jam ngayon, nakantabay siya sa live niya pero hindi pa siya ata nagla-live ngayon eh. Minumonitor ko live niya.
sa'yo, tugrot sila. Madudurog tayo. Sila. Una, ayaw nilang makalapit ako kay FLM. Sino? Kasi lahat ng mga katarantaduhan nila, Chris, makakarating at makakarating. At hindi ko po pwedeng hayaan. If you are remembering when the last time, Chris, FLM says na nisip ko dali ayaw niya tumunggap ng donasyon. Tama ba? O yan. Ang dami nakarating sa akin. Sobrang dami nakarating sa akin. Na hindi maganda. Ayan, Chris. Kaya ako, Chris. Oh, kapatid ka, kahit paano kapatid mo sa FLM. So, ito na lang ma-advise ko sa'yo. Magkuhan ka sa Idalaw para makausap mo sa FLM. Sabi ko nga, hindi ako umihilot na hindi ko pinipipray. Actually, mas yung mabigat ang loob ko kagabi nung narinig ko yun. Pero sa buhay na ako, this is not the right time to make war. I'm not in the right positions because I know my enemy is the inside of my brother home. My brother's not here. Now, if my brother's now, nakalabas na. Diyon tayo lahat. Ito. Dito sinasabi niya, pag nakalabas na ang brother ko. Di ba? Mamaya, doon sa pinakadulong-dulong, may maririnig kayong salita na sinasabihin niya. Masakit mang sabihin, malaman ng publiko ang katotohanan, ay alam na natin eh. Sasabihin niya, hindi ko kapatid. Si FLM. Tapos sasabihin niya, brother, hindi ba gago? Mali nga ninyo sa pagrinig mo. Ito ang sinabi niya. Pakinggan mo. Ang sabi niya, yung nag-content sa kanila na hindi sila magkapatid ay mapapahiya. Eh, ang bawat kanyang litanya. Meron dito niya sasabihin na masakit man sabihin na hindi dapat malaman ng publiko. At alam na ng publiko na hindi sila magkapatid. Siya mismo ang may pag-amin ito. Patuloy natin. Eh kaso, sorry siya. Naisip ko na lahat. At sabi ko nga eh, ang mga nag-content sa akin eh, hindi kami magkapatid, Chris. Sinasabi ko na. Patayin niyo. Papapahiya ng gusto. Papapahiya ng gusto. Talaga. Kaya ako si Axel, pinausap kita. Sabi niya, naisave niya yung nag-content na ang laman ng content ay hindi sila magkapatid, ay mapapahiya. Mismo ang magtuturo kay FLM, sino ang mga totoong kapatid at kapatid niya at kalaban niya. Bugok na pastor, ulupong, Judas. Judas ka rin, Judas. Kaya talaga ng ginawa nila, lalo yung sila delikado. Why they using... Naku, delikado uno, binanggit din. Even JC. Although they have the SPA, but that doesn't mean, Chris, pwede nilang galawin at pakialam ang lahat ng gamit na katulad ko. Tama ba ako? Magwa at huwag nilang kalimutin na legally may asawa pa si Norman, the first son of Ma'am Christina Caber. She is considered as a legal wife as of this date. Siya talaga ang legal. So siya ang dapat may karapatan. Kapatid ako pero never ako nangyalam. Kapatid ka! At sooner. Kapatid ka! Yes, at hindi lang yun. Hindi lang yun. Finances source kung bakit na-alarm sila ngayon sa akin. Hindi ako na-alarm sa akin. Nalaman ko kung sino ang mga tao. Kaya pala pagpasasa sila. Kaya pala nag-i-improve ang kanilang mga kasuotan at tsura. Matatapa. Dati na ako naglalakas.
sabi ko nga, eh, wag ako. Kaya nakatagal ko na panood dyan yung FNF. At alam niya kung anong nararamdaman ko dyan. Kung bakit niya sinasabi, o sa kaliman, tandaan. Sige, yan nila sila. Kung anong sabihin niya, ma, bantay ka lang kung sino ang maglalabas ng na, napansin mo si Jay Magnus, hindi naglalabas ng konti. Bakit? Yun. Alam ni... Alam ni... Pakinggan nyo lang ha, pakinggan nyo lang mo yan. Kasama yan to sa binigay sa akin. Mga magagandang gawain. Love. Oo, na-challenge sila talaga. Yeah. Pero sana maunawaan po ninyo na kailangan po nating manahimik pansamantala. Kalabas po si boss, po tayo na maninawa kayo kakabakbak, maniwala. Tama yan. Ayun, ayun ang dapat natin gawin at yan naman eh... Para hindi lang maipit si Box kasi dapat nakalabas na siya nung nakaraan eh. Kaso, eto nga, may nag-leak na yung mga judge nanonood. So, parang na ano sila eh, parang... Anong dapat ikatakot kung ang gusto ng judge? Ang katotohanan, ang judge may utak, marunong din makinig. Kaya nga judge eh, may decision making yan. Alam ko yan, sinabihan ako yung ego and pride kasi natama sila. Parang na-challenge daw sila. Oo, na-challenge sila talaga. Yeah, kaya nga yung judge na ako sa po, sinabihan din ako na yung may ego, tinatawag sila the ego and pride of law. Kaya ganon. Yes, salamat sa lahat ng mga FLM Solid Defender vloggers. Sir David. Alamak si boss. Yeah. Mag-ready kayo. Okay, iwasan na lang muna natin na pag-usapan. Para... Next, pakinggan. Susunod. Eh, kaso wala. Eh, ako pa naman ang dinali. Naglabas ng content si Jojo tsaka si JC eh napanood niya sigurado napanood kasi number siya yan sa number 2 vlogger niya. Okay, dito ah sa susunod na to na words niyang bibitawan ni Pastor Unggol, Pastor Hutas, pakinggan niyong maigi ang bawat kanyang litanya. Meron dito niya sasabihin na masakit mang sabihin na hindi dapat malaman ng publiko. At alam na ng publiko na hindi sila magkapatid. Siya mismo ang may pag-amin nito. Patuloy natin. Eh kaso, sorry siya. Naisave ko na lahat. At sabi ko nga eh, ang mga nag-content sa akin ay hindi kami magkapatid, Chris. Sinasali ko na. Patingin nyo. Papapahiya ng gusto. Papapahiya ng gusto. Again, ulitin ko. Ang sabi niya, na-save na niya yung nag-content na ang laman ay ang hindi sa daw sila magkapatid. Na-save na niya yun. At mapahiya yun. Mapahiya yun sila. Talaga. Kaya ako si Axel at pinausap kita. At ayoko mong dumating ka sa punto ng gano'n. Dahil subukan lang ako ni FLM, ininay. Sigurado lahat ng team ni FLM na kasama niya. Saan po magpupulukin? Saan po pick-up ako? Di ba alam mo yan? Ang mabait, huwag mong galitin. Tahimik lang ako talaga. Pero sila yung nagtuturo sa akin para maging ganito. It's okay, Chris. Ako, I request that be my ears and my eyes dahil gusto ko marinig ni FLM kung sino yung mga taong nasa likod. Hindi kita kinuha para magpalakas. Kinukuha ko yung tamang tao
na alam ko na siya yung dapat nandoon. Okay, napakinggan nyo na? Ngayon, doon sa mga defender ni tarantadong pastor, Jam Antonio, ano ipapaliwanag nyo? Anong ipagtatanggol ninyo? Ha? Sino bang pinuntahan natin dito? Si Pastor Jam o si FLM? Pare, dito, in fairness naman, gagawin sa akin na hindi kami magkapatid, Chris. Sinasali ko na. Patingin nyo. Papapahiya ng gusto. Papapahiya ng gusto. Talaga? Kaya ako si Axel at pinausap kita. At ayoko kung dumating ka sa punto ng gano'n. Dahil subukan lang ako ni FLM, ininay. Sigurado lahat ng team ni FLM na kasama niya sa kampungan pupulukin. Saan mo, big up yung ako. Di ba alam mo yan? Ang mabait, huwag mong galitin. Tahimik lang ako talaga. Pero sila yung nagtuturo sa akin para maging ganito. It's okay, Chris. Ako, I request that be my ears and my eyes. Dahil gusto ko marinig ni FLM kung sino yung mga tao na sa likod. Hindi kita kinuha para magpalakas. Kinukuha ko yung tamang tao na alam ko na siya yung dapat nandoon. Okay, napakinggan nyo na? Ngayon, doon sa mga defender ni Tarante, pera, inggit, gusto niya makontrol ang lahat ng supporter ni FLM. Diba? Dito, sa sinasabi, total, may binabanggit siyang Chris, diba? Alam na ito kung sinong Chris. Chris TV, mas maganda magpaliwanag rin. Kasi unang-una, pare, dito, in fairness naman, ang nagsasalita lang, puro si Pastor Jam. Diba? Ikaw ang magpaliwanag, bakit ang lahat ng conversation nyo, ang inire-record mo lang, usapan nyo lang ni Pastor? Bakit ikaw, yung mga sagot mo, hindi mo inilalabas doon? Nakakapagtaka lang. Kaya nga kagabi, ang post ko, may hutas sa grupo ng mga vlogger ng FLM. Di ba? Ngayon, ipaliwanag nyo, bakit si Pastor Jam lang ang nagsasalita? May mga kinakausap ka. Yung boses mo na pagpasasagot mo sa kanya, hindi mo sinama sa record. Kasi ang dating nung Kuya Chris, parang iwas pusoy ka. Yun ang dating sa akin eh. Oo. Yun ang dating sa akin. Okay. Diba sabi ko sa mga previous vlogs ko, nalalabas talaga yung mother na, pero mayroon lang pumigil. So, kung ang rason mo, Jerome, gusto mong kausap yung kapatid mo pero pinipigilan ka. Gaya ng sabi ko kanina, may idalaw yung video call lang. Pwede ka doon, makausap na kayo. Kasi kapatid ka, pwede ka na, qualified ka doon. At saka yung kay sabi na hindi kayo magkapatid, mali yung narinig ni ninyo, yung content ay ibig sabihin mo ay mapahiya mo sila yung nag-content na ganun, nang hindi kayo magkapatid daw. And lastly, hindi lang makalimutan na legally under the law may legal na asawa pa si Norman, which is may karapatan above them, above nilang lahat, which is legally may karapatan, and the person of Miss Christina Caber. So hinahinay sila, oh. So baka kasuhan sila ni Ma'am Christina Caber yung sinayama. So be careful